Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gagawin mo ngayon?" "Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong uli ng Panginoon. "Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama," dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di kanya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsay, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita ng may dumating pang isa." Sinabi naman nito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi, "Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha po nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa siya halos nakakatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, "Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng pagkalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay." Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon." Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ni Job ay isa rin sa mga aklat ng karunungan. It belongs to the wisdom literature. Ito ay parang isang mahabang talinhaga na nagbibigay sa atin ng mga aral sa buhay. Ang isang paksa na tinatalakay dito ay maaari bang maging mabuti ang isang tao na walang hinihintay ng kapalit? Ang sabi ni Satanas ay hindi. Ayon sa kanya, si Job ay mabuti
at kalugod-lugod sa Diyos sa buong buhay niya. Kasi pinagpala naman siya ng Diyos. Mayaman siya at may magandang pamilya. Inahamon ni Satanas ang Diyos na tanggalin ang mga ari-arian ni Job at susumpain siya ni Job. Tinanggap ng Diyos ang hamon ni Satanas. Huwag lang saktan si Job. Sunod-sunod ang balita ng kalamidad na dinanas ng mga nagbabantay ng mga ari-arian ni Job. Noong panahon, ang yaman ng tao ay nalalaman sa bilang ng mga hayop na mayroon siya. Ito ay hindi nabibilang sa lapad ng lupain o sa dami ng pera na mayroon siya. Sa isang araw, nawala ang lahat ng ari-arian niya. Mga tupa, mga kamelyo, mga baka at asno, pati na ang pito niyang mga anak. Nagluksa si Job at nanalangin. Nagluksa si Job at nanangis. Nagpakalbo siya. Pinunit ang kanyang damit at naupo sa abo. Ngunit sa halip na sisihin ang Diyos o magreklamo sa Diyos, pinuri niya ang Diyos, wika niya. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Diyos. Napatunayan na mali si Satanas. Maaari na maging mabuti ang isang tao kahit na walang kapalit na pakinabang sa kanya ang kanyang pagpapakabuti. May katuruan din tayo tungkol kay Satanas sa pagbasa natin ngayon. Siya ay masipag. Palagi siyang gumagala-gala sa mundo at alam niya ang kalagayan ng tao. Pero siya ay manunukso. Hinahanapan niya ng masamang dahilan ang mga pangyayari. Kaya sinabi niya na mabait si Job kasi pinagpala siya ng Diyos. Maniwanag din na pinapakita dito na si Satanas ay nasa ilalim ng Diyos. Wala siyang magagawa sa tao kung walang pahintulot ng Diyos. Pinayagan ng Diyos na subukin niya si Job kasi nakasigurado ang Diyos sa katapatan at kabutihan ni Job. Kaya huwag tayong matakot sa masamang espiritu o sa demonyo. Nasa ilalim din sila ng Diyos. Huwag tayong matakot sa pagsubok. Kilala tayo ng Diyos. Hindi niya hahayaan na tayo ay masubok kung hindi natin ito makakayanan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.